Magandang hapon mga kapuntos, at sa hapon pong ito ay may patuloy po tayo na mag-discuss doon sa nangyaring talakayan doon sa Tagbilaran, kung saan si Padre Darwin ay pinagtulungan ng limang pastor, no, at evangelist sa iba't ibang pananampalataya. So sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified po kayo sa video na ilalabas ko sa channel na ito. Kaya huwag na po nating patagalin. Simulan na po natin. Onya. Okay, ato paminawon si Brad Nico sa imo tinuan man paila. Amoy si Brother Nico ngayong gabi. Inay gamay. Bro. Ngayong gabi, ngayong gabi. Atrasi ko okay, ito. Ako pagupata pa dre. Brother Padre. Ako dre. Atrasi gamay. Atrasi gamay ba? Okay, Baptist. Oh, Baptist. Okay, Baptist. And Okay, ang tema magunin nyo, maitungod sa purgatorio, Padre, di ba? Kung ako masayo. And then, ayunuhang, di ba? Di, ang tema, raso, sa tema lang ko. Kaya ron, dalit na mauman, kay madugay ta kung daghan ta pangutan na nga wala sa tema. Okay, ang tema, kinahanglan sa usa ka tawo nga makasasala, di ba? Mao na itudlo. Kung ako masipyat, mao na itudlo ninyo. Di ba nga? Ang tema, nga kinahanglan kung ang tao, siyempre ang tao makasasala, ingon sa Roma 3:20, ingon sa inaisulat, walay matarong, walay bisan usa, walay perfecto na to. Sumala sa Biblia, ang bayad sa sala, kamatayon. Okay, mao na iklaro nga gitudlo sa Biblia. Now, sa inyo ha, nga kung ang usa ka tao, ang kalag sa tao nga makasasala, kung mamatay siya, muagi siya sa purgatorio. Okay, kana purgatorio. Ang pangutana mao ni. Pangutana mao ni. Kung ang Biblia, kung ang tao nga usa ka makasasala, nagtudlo nga ang Biblia nagtudlo nga moagi pa man isa sa purgatorio ang makasasala. Ngano man ug unsay rason nganong ningnaog si Ginoong Hesukristo sa kalibutan pagbayad sa mga makasasala? Okay, narito ang kanyang katanungan. Ang sabi niya, kung tama pa yung aral ninyo sa purgatorio, na ang taong makasalanan, pag namatay, dadaan pa sa purgatorio. Ang tanong niya, ano daw ang dahilan kung bakit pumunta si Kristo sa sanlibutan upang iligtas ang ating mga kasalanan? Yun ang kanyang ano ang reason. Dadaan pa sa purgatorio, ba't siya naparito pa para iligtas tayo kung dadaan rin lang sa purgatorio? At yung pakinggan ang sagot ni Father Darwin. Yan pangutan na. Ya. Ano mo agi pa man dyan? Diha sa gitawag nga si Kristo ni naog naman. Aron ta maluwas. Di ba? Okay. Una, atong basahon una ang 1 Pedro 3. Oh. Doon na yung lugar nga dili lang itinipod. Nalabi 1 Pedro 3, 18. Atong basahon, kay si Kristo namatay sa makausa lamang tungod sa itong mga sala. Ang matarong alang sa mga dili matarong. Aron pagdalaka nato ngadto sa Dios, gipatay siya ingon nga tawo apan gibanhaw siya diha sa espiritu. Diha sa iyang espiritu hanong kahimtang miadto siya og nagwali sa mga espiritu nga nabilanggo. So doon na lugar nga gibilangguan sa mga espiritu. Mao kini ang mga espiritu sa mga tawo nga misupil sa Dios samtang siya mapailubon nga naghulat kanina. Diha sa nu ninuwi na nahimog arka, walo lamang katawan na luwas nga misulod sa arka. So na hindi makaiksunan, doon na lugar. Akong point ay doon na lugar nga dili langit, dili po di pierno. Bilangguan. Kung ito ko mo inig bilangguan, related na ni sa kamatuuran nga doon ay purgatorio. Kaya nung doon ay bilangguan, kay justisya ang Diyos. Ya, kung doon na kay gamay sa, lisod magkaayog i-impierno ka. Diba? Diba?
Hustisya ng Diyos. Sa Lucas 12:46, ang gagmay sala, gagmay sagsila. Ang dagkog sala, dagkog sagsila. Sa impyerno, mo to'y dagkog nga sala, butanganan sa dagkog nga sala, kay dagkog magsila. Nga ang Ginoo kay hustisya man. Kung ang lupong tagapayapa, kamaugan eh, mo hukom basi sa hustisya, sumot ng Diyos, kay ang Ginoo, Diyos sa hustisya. Yun po. So, ang ibig sabihin po ni Father Darwin doon, merong lugar, sabi ni Father Darwin is, merong lugar kung saan hindi siya langit, hindi rin siya impyerno. Pero bilangguan ng mga espiritu. Yan ay nasa unang Pedro 3:18-19 kung saan ang sabi dito, sapagkat si Kristo na walang kasalanan ay namatay ng minsan para sa inyo ng mga makasalanan. Upang iharap kayo sa Diyos, siya'y pinatay sa laman at muling binuhay sa Espiritu. Sa kalagayang ito, nagpunta siya at nangaral sa mga Espiritong nakabilanggo. So dito, merong mga Espiritong nakabilanggo. Ang sabi ng mga palusot ng mga sulpot dyan is yan daw ay tumutukoy daw sa mga buhay at bilanggo sa kasalanan. Mali! Yan ay espiritu ng mga taong panahon pa ni Noe. Eto, sabi dito 20. Sila ang mga espiritong ayaw sumunod noong matyagang naghihintay ang Diyos ng panahon ni Noe habang ginagawa nito ang daong. Doon ay iilang tao, walo lamang ang nakaligtas sa tubig. So dito, itong mga espiritong ito na nakabilanggo ito, ito yung mga espiritu ng mga taong ayaw sumunod noong matyagang naghihintay ang Diyos ng panahon ni Noe. So hindi ito mga referral sa mga espiritu na sabi nila na mga sulpot na mga tao daw bilanggo sa kasalanan, mali yun. Hindi yan bilanggo sa kasalanan. Yan ay mga espiritu ng mga tao noong panahon ni Noe na ayaw sumunod sa Diyos. Sila ay nakabilanggo, pinuntahan ni Jesus. Ang tawag ng Katoliko dyan, purgatorio. At yan ay isang palatandaan na ang Diyos ay hustisya. Ya kung namatay ka gamay rin mong saing, makasood kang langit, nga di pagkakasood sa langit, kung doon ay kay gamay ang sala, binadayag 21:7, dili kakasulod sa gingarian sa Diyos, kung doon ay kay gamay nga sala, gamay nga buli. So doon na ay butanganan sa gagmay nga sala, dili dagko nga silot. So gagmay nga sala, gagmay sa silot. So kanang purgatorio, alam na sa mga tao, nga doon ay mga sala, nga dili pa pwede, muna yung na purification. Ano sabi ni Father Darwin doon? Hindi makakapasok sa langit ang merong konting bahid ng kasalanan. Pahayag 21:27. Ngunit hindi makakapasok doon ng anumang bagay na marumi. Niyang mga gumagawa ng kasuklam-suklam, niyang mga sinungaling, ang mga tao lamang na ang pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay na naiingatan ng kordero ang makakapasok sa lungsod. Yan isang palatandaan na meron talagang hindi makapasok at yun ay merong konting bahid ng kasalanan. So merong lugar kung saan ilalagay yung mga tao na merong maliliit na kasalanan. Ang tawag ng Katoliko doon, purgatorio. Ang lugar kung saan ilalagay ang mga tao na merong konting bahid ng kasalanan. Hinluan sila dito. O mao ni nahitabo sa mga espiritu nga nabilanggo. Sunod na ni mga espiritu nga nabilanggo. O tungod ni Kristo, walang santos ka misa, pagmisa ta kay si Kristo ba? O ningon man si Kristo birthday, hinumdumi ako. Ninyo sa pagbuhat ninyo niini inyong gihandong unsa ito kanom ang akong kamatayon. Unsa may nakaluwas nato di ba katong pagpakamatay niya pagula niya sa dugo. Therefore ang Biblia very Catholic. Kaya sa pagpamisa nato si Kristo nagpakamatay, gihandong nato ang kamatayon ni Kristo. So sa pamutangan niya nga niani naman si Kristo aron pagtubos nato, nagpadayon pa ang paghalad sa iyang kaugalingon diha sa Santos nga misa. So therefore, nagpadayon ang buhat sa kaluwasan, wala muhunong panahon ni Kristo. Nagpadayon karon ug sa umaabot. Ang sabi ni Father Darwin, doon lilinisin sila sa purgatorio.
At yung pagliligtas, patuloy pa rin yun. Tuwing misa kasi, ginugunita natin ang kamatayan ni Kristo. At ang paggunita sa kamatayan ni Kristo ay isa sa mga bahagi ng kanyang pagliligtas sa atin. Kaya hanggang ngayon, patuloy pa ang pag-aalay ni Kristo ng kanyang katawan sa pamamagitan ng misa. Mayroong gabi, nabalik ko na po. Dili kayo po kumbinsido sa tubag ni Mang Padre. Kay, sa tinuod lang, dili kayo po kumbinsido. Kaya ang Biblia, ang Biblia ginagsulti, sumala sa unang Juan, dos, sumala sa Biblia, na ang tanan gamay nga sala, dako nga sala. Sara na atubangan sa Ginoo. Walay gisulti sa Biblia na ay dako nga sala. Okay, na ay dako nga sala, na ay gamay nga sala. According to the Bible, nga ang gitudlo sa Biblia nga ang tao, ang tanang makasasala, ipagkamatyan yun ni Kristo. Tanang nga makasasala, gamay o madako, walay gipili o dili mapamatud-an yun sa Biblia nga ang purgatorio, pamaagi sa kaluwasan para maluwas ang kalang sa tao. At ito naman tayo ngayon sa kanyang sinabi. Sabi naman niya rito, ayon daw sa unang Juan 2:2, ganito ang sinasabi. Si Kristo ang handog sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Hindi lamang ang ating makasalanan, kundi maging ang kasalanan ng lahat ng tao. Ang sabi niya rito, hindi mababasa sa Biblia na ang purgatorio ay isa sa mga bahagi ng pagliligtas ng Diyos sa mga tao. Kaya nga binasa kanina yung unang Pedro 3:18-19 para ipakita na bahagi yun ng pagliligtas. Yung mga namatay na noong panahon ni Noe na ayaw sumunod habang ginagawa ni Noe yung arka, pinuntahan ni Kristo yung mga nakabilanggong yun. Para saan yun? Siyempre para iligtas. Alam nga, puntahan lang niya para bueltahan, pangaralan, nang wala naman lang ka-purpose. Hindi ganyan ang Panginoon. Kaya siya nandoon para iligtas sila. Oh. Sabi niya, di raw bahagi, binasa na nga kanina. Yan ang malaki problema nito. Dahil binasahan na ayaw pa rin maniwala. Nalanghan natin talaga letra for letra. Maling paraan ng paggamit ng letra for letra. Hindi kailanman nagturo ang mga apostol ng letra for letra. Kung merong letra for letra, mas very good. Pero kung wala, it doesn't follow na hindi kailangan paniwalaan kasi walang nabasa letra for letra purgatorio. Hindi ganun. Napakamaling pananaw niya sa pag-aaral ng Biblia. Pagbasahon, atong sintensya. 1:2, ang iyang ingon nga ang sala kuno, gamay ug dako, parihara. O ayan, sa bahaging ito, medyo nagkakainitan na si Father Darwin at saka si Nico Torion dahil sinabi kasi ni Nico Torion na maliit na kasalanan o malaki, pareho lang daw yun. Ayan ingon nga ang sala ko no, gamay o dako, parihara. Pareho lang daw, yun ang sabi niya. Ano kaya ang sagot ni Father Darwin dito? Siya maong halad 1:2:2. Okay. Atong sulidan siya. Okay. Siya mao ang halad aron mapasaylo ang atong mga sala. O dili lang ang ato ara kun dili ang mga sala usap sa tanang tao. So, dili wa pag ingon nga way gamay og dako nga sa. Ang tanang sala padre. Okay. Ang tanang sala. Bukod pa sa buk ini, nya dako og gamay pasayloon sa Ginoo. Wa mingon nga tanang sala parihala. Wa man mingon dinhi ang tanang sala parihala. Mo lagi. Wa dere. Ang imong doktrina may wa dere. Unya ka duha, atong basahon ang 1:5. Ato lang iditso. Ang iyang gigamit kay bis ato lang gisundan ha.
Kay kami naman dito, una ta mo magtubag, isuki na mo ribad ta without listening. Yan. Dito sa parting ito, medyo kabado na siya kasi nung binasa ni Padre Darwin yung unang 1:2:2, wala doon, walang sinasabi doon na yung maliit at malaking kasalanan e pareho lang. Wala doon. Ngayon, itutuloy ni Padre ang pagbabasa sa unang 1:5. Ito na siya. Parang naguumigting na. Mukhang nauumigting na siya, mayroon siyang tinatago sa mga tao, mayroon siyang inililihim. Ngayon, ilalabas na ni Padre Darwin ang kanyang pagkakamali. Panoorin natin. So, yung teksto nga, 1:2:2, huwag maghisot dito nga pariha ang tanang sa. Pero pariha nga pasailoon sa Ginoo, manay context. Sa imong gitutlo. Pero huwag magingon dito, nga dili, huwag sa nga gamay, why sa nga dako, wag ingon dito. Nakaroon, sa 16. Juan nung death bonay mo no? Ato yung dito lang, sa 1:5:16. Kung may makakita sa iyang isip, magtutuo na nakasala, apan sala na dili mo sangpot sa kamatayon. Kinahanglan mag-ampo siya sa Diyos. Natagan sa Diyos, o kinabuhi ang maong magtutuo. Kinianang lamang na itong naghimog sala na dili ikamatay. Apa dun ay sala na musampot kayo't sa kamatayon. O dili kinahanglan na mag-ampo pa kita kanila. Sa to pa dun ay sala na makamatay. Dun ako'y sala na dili musampot sa kamatayon. O mingon din rin nga, ang tanang sala, patay dito na. Musampot yung kamatayon. O sa may meaning ni, dun ay sala, ang interpretations katoliko ni, dun ay venial sins, dun ay mortal sins. Kato mortal sins bro, motoy mo sangpot sa kamatayon. Kato mga gagmay sa, motoy di mo sangpot sa kamatayon. So therefore, ang teksto nga akong ibasa, nagpamatuod nga dili pareha ang sala sa matag-usa nato. So kung kari kini sa ilang gihimo, na ang tanang sala pareha ra. Eto ngayon, binasa ni Padre Darwin nung sa unang 1:5:16 at ipinakita niya doon na merong kasalanan na ikamamatay at merong kasalanan na hindi ikamamatay. Yung kasalanan na hindi ikamamatay, pwede mong ipagdasal. Pwede yung kasalanan na ikamamatay, wag mo nang ipagdasal yon, no? Pero sa unang 1:2:2, pareho silang mapapatawad ng Diyos. At ang context ng Catholic doon sa kasalanan na hindi ikamamatay, venial sin. At yung kasalanan naman na ikamamatay, mortal sin. So, yung talatang binigay ni Nico Torion, hindi tumugma sa kanyang paliwanag. Bagkus, yung kanyang paliwanag, contradiction pa sa sinasabi sa unang 1:5:16. Itong sinasabi, kung makita ni numan na ang kanyang kapatid ay gumagawa ng kasalanang hindi hahantong sa kamatayan. So, merong kasalanan na hindi humahantong sa kamatayan. No? Ipanalangin niya ang kapatid na yon sa Diyos na magbibigay sa taong yon ng bagong buhay. So, mayroong kasalanan na hindi hahantong sa kamatayan. Ito pa, ito'y para sa mga kapatid na ang kasalanan ay hindi humahantong sa kamatayan. May kasalanang hahantong sa kamatayan. So, sa talatang ito, mayroong dalawang uri ng kasalanan. Ha? May dalawang uri ng kasalanan. Yung kasalanang hahantong sa kamatayan at yung kasalanang hindi hahantong sa kamatayan. At ang sabi, hindi ko sinasabing idalangin ninyo ang sino mang gumagawa nito. Ating basahin yan sa Revised Standard Version, ganito ang ating mababasa. If anyone sees his brother committing what is not a mortal sin. O, merong mortal sin, merong hindi mortal sin. Yung hindi mortal sin, ang tawag ng Katoliko doon, venial sin. Ha? Yung hindi mortal sin, ang tawag ng Katoliko doon is venial sin. Okay. And ang sabi dito, if anyone sees his brother committing what is not a mortal sin, he will ask and God will give him life for those
whose sin is not mortal. There is sin which is mortal. I do not say that one is to pray for that. Kaya yung mga mortal sin, kailangan talaga yun ikumpisal. Para yan ay mapatawad. Oh, so dito, busted yung argumento ni Nicotorion. Sabi niya, kasalanan, walang maliit, walang malaki, pareho lang yun. Pero binabanggit ng talata, merong mortal sin at merong venial sin. So bagsak. Bagsak ang argumento. Busted na busted si Nicotorion dito. Tuloy natin ang video. Okay, ito ba po ang sultan ni Patrimo? Unang huwan, tinuod na naay sala nga dili makapatay sa tao. Unsa klase nga sala? Kana makasala kasi mo kasi isig ka tao. Pwede ka. Buot ka sa matay na kalayan na lang. Pero ang atong isgutan ng God, kamatayon, kanakamatayon sa ato ang wala man sa mag-isgut o simple purgatorio. So kamatayon automatically ang iyong pasabot kamatayon na sala. Nako, malaking problema to ni Nico. Pilit yatang tinatakpan ng pagkabasted niya. Sumasang-ayon pala siya na merong kasalanan na hindi ka mamatay. Eh, ba't ang sabi niya kanina, pareho daw? Tapos sabi niya ngayon, ang pinag-uusapan natin dito, yung kasalanang nakamamatay. Yung talagang patay. Ano ba naman itong taong to? Sabi niya kanina, pareho daw. O ngayon, nabasahan siya ng hindi magkapareho, sumasang-ayon pala siya doon na meron talagang ganun. Eh, ba't sa mo sinabi kanina na wala? Oh, nahuli ang pagsisinungaling at ngayon lulusot pa. Pero pakinggan natin si Padre Darwin kung paano niya sagutin ang panibagong allegasyon na ito ni Nicotorion. Salamat kay bro. Nalagay clarification. Sakto ba ning gingon ni San Juan nga dili pareha ang sala? Dunay sala nga dili mo resulta kamatayo. Ngayon mga kanilang nga pag... Kaysa bro? Ngayon, kaysa bro? Gawas ka sakto, ito i-verify siya kay kanina, upuset man ang iyang idea sa Biblia. Ngayon sa, why sala nga parihara ta ng sala? Gagmay ang dako, parihara. Niya karon ano eh, sana hindi pakamatayan mo ni Kristo, yung pagdako. Ang point na to, Brad, sakto, okay lang ka, nga doon ay gagmay ang dako. Okay na, Brad. Hindi ba? Okay na ka, nga doon ay gamay o dako. Okay. Okay, ilang salamat ko. Salamat. Salamat, bro. So, ito lang i-verify kay si Ita, komentaryo dito, dito niya, what naman kauyon di ay. So, karon ang points ni sa ito'y soon, nga ang tanang salak ni pakamadyan, dako o gagmay. So, karon iyan ang gidawat, nga doon na ay gagmay o dako. O ipakamatyan ang tanan ni Kristo. O mo na yung doktrina, so. So, mo na yung doktrina, so. Okay. Ayun, so tama ang ginawa ni Father Darwin doon, pina-verify sa kanya mismo. Sumasang-ayon ka ba talaga na sa Biblia is may kasalanan na ikamamatay at hindi ikamamatay, na hindi magkapareho ang kasalanan? Kasi sabi mo kasi kanina, magkapareho lang. Kaya kino-confirm ko sa'yo, sabi ni Father Darwin, nag-okay naman siya, ayan. At least nagkaliwanagan na... yung sinabi niya kanina, mali yun. Yun ang magandang talakayan. Yung open kang tatanggap ng pagkakamali mo. O yan. So, tuloy na natin. Kakasabot ang kasabot na sila tuloy ka. Salamat. Ang papagad na iksot. Okay. Kasi ipinuhuan, ipailayin mong kuhan, ipailayin mong tinuhuan, o kung sa po yung posisyon. Okay. Ayan, so hanggang dun lang pala ang video natin with Nicotorion, isang member ng Baptist Church. At ngayon, yung sumunod na naman ay si Darwin Butlay. No? Agresibo din yon na naghamon kay James Consincino na magpunta daw sa Plaza Rizal nang pinuntahan ni James Consincino, walang Darwin Butlay nagpakita roon. At yung Darwin Butlay na yan, ang aking binanatan doon sa programa ni Eugene Gapo. Ayun. So, dahil doon,
napag-alaman na yung kanya palang ano, yung sa talakay namin ni Eugene Gapo ni Darwin Butte sa programa ni Eugene Gapo, napag-alaman doon na kanyang certificate pala is galing lang pala sa ano sa internet. Oh. So siya naman ang susunod na harap kay Father Darwin sa talakayan doon sa doon sa Tagbilaran. Actually, kaya pa siya nagkalakas loob na harapin si Father Darwin kasi napakaraming nagtanong at gusto niya na rin sumausaw. Oh, edi pagbigyan na lang natin. So yan ang ating abangan sa susunod po na programa ng ating Straight to the Point. Kaya sa lahat ng mga nandyan ngayon, paki-subscribe po ang ating channel, no? JDTV Straight to the Point at ang Punto for Punto by Father Darwin Gitgano. Ito po si Jando Alabado, nasasabi po sa inyo, pagkatotohanan ang kailangan nating tuklasin. Kailangan ang mga argumento at mga reasoning is straight to the point. Paalam po.